because once a week lang po na tayo nagme-meet and I really need to cop up because by next week, it's Wednesday. So, titingnan natin kung magme-meet tayo or not. So, baka magiging asynchronous na lang because it's already Monday, Wednesday. So, next week is the starting of the, yung sa mga Catholic, ano yung tawag doon, yung Holy Friday, Good Thursday, mga ganun. A Holy Thursday and a Good Friday. So, since sa Wednesday po tayo, Monday, Wednesday, baka gagawin nyo na lang yung inyong laboratory for the internet. The last topic ngayon is the internet. So, ipopost ko din if you're going to have your quiz by next week. Quiz number 2 regarding internet. Okay? So, we will start now. And then later on, makikita ninyo ang inyong yes. Sino yung nag-raise hand kanina? Yes, Kadet, my question? None so far, ma'am. Ah, okay. Thank you. Okay, so regarding sa later on after a class, mag-upload ako ng PDF file. Well, I mean Google Forms wherein you're going to do your activities there. Kasi may activities po kayo. I forgot to upload the task sheets. So yung task sheet na ito and give me until Friday yung iba, yung laboratory ninyo, i-upload ko na din. I forgot to upload it last week because naging busy po ako. Okay, so ito po yung ating activity ninyo nung first topic natin under Module 3, Internet. So, bale, isi-search nyo si Case Studies of Accidents. So, ang tawag sa activity natin is Internet Scavenger Hunt, wherein you're going to scavenge. Yung, di ba yung scavenger, di ba, sa mga basura, kinakalkal talaga nila para makita yung anong pwede pang bilhin. So, ngayon, tawag dito ay internet. So, you're using internet to look for certain information. So, for example, this one, no? The vessel A is manned with Master A and 4 crew members departed Cahin Port and was proceeding southwestward, and the vessel B manned with the skipper B and 3 passengers on board was engaged in fishing while in a drifting state. The two vessels collided with each other at around 11, June 12 of 2011, off the northwestern coast of Ooshima. Use the information at the website below to answer the question on the worksheet. So, hanapin nyo ito. So, ito yung ating URL. So, just copy this one. Control-C po natin. Or sa pag-cellphone na ginagamit, pag i-highlight mo yan, lumalabas po yung copy or select all, then copy. So, click mo yung copy, then go to the web browser. So, punta ko sa web browser, and then i-paste ko yung aking website na kinapit ko. Ayan, dapat lalabas yung ating website. Wait. Dapat. Ayan, lumabas na po. So, pag hindi pa lumabas, just wait for it, no? Kasi, minsan kasi mahibla ang ating internet. So, ito yung ating kanina, yung ating case study. So, ito yun, no? Yung summary. And then, you need to read it. So, babasahin nyo yan. So, dito, sa pagbasa ninyo, kasi binago ko kasi, instead of looking for it and then print it and send it to me, so, ngayon, may guided questions na ako ibibigay wherein you're going to answer lang po ang dito. For example, what type of ship is vessel A? So, for example, ibibigay ko na lang yung answer dito. So, 1.8 per line yan. So, what type of ship is vessel A? So, alam ko naman, you have an idea kung ano yung mga different type of ship. It can be cargo ship or ano pa ba. Okay? So, titingnan natin si vessel A. O, yan. Si vessel A is a cargo ship.
So, yun po ang ilalagay natin na answers dito. So, magiging Google form po yan. So, doon nyo po i-answer what type of vessel ship is vessel A. So, itatype nyo cargo ship. Okay? So, yan po yung answer for vessel A. So, vessel B. What type of ship is vessel B? So, just go back again here and look for the answers. So, kailangan nyong basahin so that you can answer your the questions found in your activity. So, i-upload ko yan after our class. I forgot to make this in Google form. Okay? So, ngayon, and then about this one. So, ito type nyo lang, no? Who was the Philippine president? So, dapat you know how to search. So, tatype nyo, who was the Philippine president? So, assuming nga, i-answer na lang natin yung number na yan. So, i-type natin, who was the who was the Philippine president? Ayan, si Manuel Rojas. So, for example, i-click ko yan, no? So, si Manuel Rojas daw ang PIP president. So, pag siya ang PIP president, so, kailangan kukunin natin. Wait, ha? Oh, tapos, anong sinabi pa dito sa ating activity? So, itatype ninyo, no? What, who are the name? So, Manuel A. Rojas. So, yung source. Alam na natin yung source. Ibig sabihin is the URL. Saan po natin kukunin ang URL? Ito dito sa taas. Kikita nyo ito dito. I-highlight ko, ha? O yan. I-copy nyo lang yan. And then, ipipaste doon. Pwede din, isulat nyo sa papel. Tapos, isusulat nyo na lang dito yung EN dot, dapat nakasmall yung yan dyan, ha? EN, sample yan, type ko dito. Yan. So, yan po yung source natin. So, ganun po yung pag-answers dito. Okay, so, ito naman ay Google Form lang din ito. Well, this one, mag-aasa ko sa inyo ng i-upload ang pictures. So, gagawa lang ako ng, sa Google Form din ito, pero i-upload nyo yung ginawa ninyo. So, wherein you're going to draw the flag of a Denmark, ano yung language na ni Denmark ginagamit, and ano yung monetary unit. Okay, what's the purpose of this one? This will help you on how to do with the internet. What is the main purpose of the internet? Is to give you informations. Ang ngayon, bakit naman, ma'am, kailangan ko pang malaman ang itong mga Denmark country? Siyempre, since seaman po tayo, course natin, lumalabas po tayo sa, pag nag-onboard po kayo, galing sa labas, labas po yung ating onboard ship. So, at least may mga idea na po kayo regarding Denmark, Finland, Macedonia, Panama. Most ito yung ito na mostly ang Panama talaga ang dinadayo. Tunisia, I don't know. Wala pa akong idea if may mga estudyante ba akong dumaan sa Tunisia. Ang alam ko, mayroon some Tunisia. So, it just give you an idea on how in sailing around the world. Yun lang, ha? So that's why mostly yung activity natin sa internet is to explore regarding sa course natin. Okay, so this will be your activity for today. So after that, after our lecture, ipopost ko ito. Just wait for it kasi gagawin ko pa to sa Google Form. And then iwi-will wait nyo lang. Magpopost po ito sa ating Google Classroom. Okay, so we're done with this activity. Now we go to the Unit 2. So this is the last topic under Module 3. So it's about history and features of internet. So kukunti lang yung topic nito. It will take me mga 30 to 1 hour to discuss. Okay,
internet era. So, ibibigay ko lang sa inyo yung history ng internet. So, sa before the internet era, ang date nito is 1836 to 1968. Yan. Yan po yung ginagamit. Ah, I mean, ito yung era wherein wala pang internet. Kaya sinabi itong before internet era. So, ano ang ginagamit? For means of communication. So, laki ko lang, no? Para mas klaro. Okay. So, the means of communication is telegraph and Morse code. Ito yung means of communication ng before ng internet. So, meron silang ding tinatawag na transatlantic cable. Yes. Sandali lang, ha? Okay, so meron din tayong telegraph, transatlantic cable, no? Ito yung ginagamit nilang cable sa una since there were no internet. So, telephone ang ginagamit. So, I don't know if meron pa man tayong mga telephone, no? Yung, pero yung sa una, yung telephone, yung parang circle siya wherein you're going to move it count clockwise. Yung latter, number 9, yung 1, maganon. Then we have also the satellite and the packet switching networks. So ito yung mga na-develop during, before the internet. So si internet nag-goes with 1969 to 1976, pero generation 1 pa to. Kasi parehas lang yan sa ating mga Android. Wherein meron tayong Android 1, Android 2, Android 3. So those are the generations because afterwards nade-develop siya and nagbiging mas okay na po yung ating internet. So during this generation 1, so yung year niya, no, 1969 to 1976. So the internet was born in the form of ARPANET. So, hindi na kailangan natin discuss ano tong ARPANET. Passing na po tayo because we're dealing with the basic of the basic of the internet. Okay, and then meron na din na-invent si email. So, during 1971, na-invent po si email. So, sa generation 1 pa, na-invent na po pala si email. Tapos meron din tayong internet working group. Yan, internet working, kaya INWP. So ilalaki ko lang yung N, no, para mas obvious yung INWP. So internet working group. Ay, bakit naging INWP to? I guess this is G. Yan. So INWG. So, Internet Working Group. So, it was created during 1972. The FTP also was specified during 1973. The TCP pa lang. So, the TCP was specified in 1974. The UUCP or the Unix to Unix copy. So it was developed in 1976. So these are the internet era generation 1. Ngayon sa generation 2 tayo. So medyo mas mahaba yung generation 2. So may nakita silang kulang pa sa generation 1, hence na-create pa sila ng other features for the internet. So ano na 'yon? So si email naging big leap na daw sa internet. So ginamit na si email sa internet. Hindi na lang through local network, kundi through internet na nagamit si email in 1977. So, in 1979, news groups were born. So ito yung mga groups for the news and anything. So, ano pa ba? Meron pa tayong
Yan, CSNet, this is the Computer Science Network. It was established in 1981. So, the TCP/IP in 1982. O yan, di ba? Nung Generation 1, TCP pa lang. Pero ngayon sa Generation 2, naging TCP/IP na po siya. In 1983, the internet was started to get bigger. So, lumalaki na po yung internet, yung scope ni internet. Tapos, in 1984, the growth of the internet continued. So, mas lumadami pa yung features niya. Dito na yun, na-introduce si DNS. So, DNS or Domain Name Server was introduced. Stop. Tapos, so ano pa bang importante dito sa history natin? Okay, so wala na. So, we go to the generation 3. So, in generation 3, ano pa mga na-develop? Na-create po si WAIS or the Wide Area Information Servers. Tapos, na-release na po ni CERN. Na-release ni CERN with Tim Berners-Lee si World Wide Web. So, ibig sabihin, si WWW pala ay naging, specified or nagamit na during 1991 pa. During 1991, hindi pa nung previous. So, sa third era, generation 3 na po siya na-release. Okay, so meron din tayong Internet Society, was chartered in 1992. Tapos, ano pa? Intranet. Oh, ito na yung intranet appeared in 1997. Ano pa? Oh, si Internet Explorer become integrated with Microsoft Windows 98. So, collaborating na sila ang Internet Explorer with the MS Windows in 1998. Okay, so that is the last history, no? So we have before internet era and the internet era which we're in, we have only three generation. Generation 1, Generation 2, and Generation 3. So yung iba, babasahin nyo na lang yung ating yung mga years na ito, no? Kasi mostly sa ating mga quizzes and finals, midterm, lalabas po yung year na yan. Okay. Now we go to the Internet Explorer. So ito na yung Internet Explorer natin. So kailangan natin malaman kung ano yung mga tawag dito. So yung sa taas, ang tawag daw dyan is title bar. Yung sunod dyan is the menu bar. Bakit menu bar? Because makikita natin si file, si edit, si view, favorites, tools, and help. Sa baba ni menu bar, you can find the toolbar. So this is the toolbar. So meron tayong back. Anong purpose ni back? Pag may na-search, mapindot natin, tapos ayaw natin yon, gusto natin bumalik sa una natin sinerch, just click back. Then meron tayong go forward again or stop natin yung loading. Yung X na yan ha, is stop ang loading or pag hindi siya nag-load, itong icon na to is refresh. At ito naman ay home. Ito is search natin. Ito yung favorites and emails, print, Word, connected si Word dito. Yahoo Messenger, dati pa tong mayroon pang Yahoo Messenger. So, below the toolbar, you can find the address bar. Ang tawag daw nito ngayon is Omnibox. Ito na, no? This is the new term for this address bar. Omnibox. I don't know what the meaning of Omnibox. Kung anong ibig sabihin? Tingnan natin, no, sa internet. What is Omnibox? Yan. Oh, sa Chrome pala mostly ginagamit ang term na to, Omnibox. Yan, tinan mo. It's maybe kailangan din natin malaman kasi mostly tayo, may alam tayo dito is address bar.
Pero pag ginagamit natin si Chrome o Google Chrome, ito naman si Google Chrome, di ba? Itong icon na to, yan. Ay, mas klaro ata yung icon dito. Wait, ha? Hanapin natin si Chrome. Yan. This is the Chrome. Sa ibang internet, ibang web browser can use the Firefox. Mozilla Firefox, Google Chrome, and the latest daw is the Brave. These are all web browser. Anong ibig sabihin ng web browser? This is where you're going to search that to the internet. So you can use the Microsoft, I mean Mozilla Firefox. Ito yung logo, ha? Dapat alam natin yung mga logo. Google Chrome, Brave, parang lion siya, or yes, it's a lion. Tapos, meron pang Microsoft Edge. Pwede din gamitin ito si Microsoft Edge. Tapos yung isa is Internet Explorer. Where's the Internet Explorer? Wala ata akong Internet Explorer. Tingnan natin, ha. Kung meron akong Internet Explorer. Ayan. Wait. Wala na si Internet Explorer. Microsoft Edge na lumalabas. Okay, so ito na, no. We have Firefox, Google Chrome, the Brave, and the Microsoft Edge. I don't know what happened with the Internet Explorer. Nawala na siya. Try natin search. Internet Explorer. Yan po yung tsura ni Internet Explorer, no? Meron pa rin siya. Available pa rin si Internet Explorer. So, meron na siyang Internet Explorer 11 na yung kanyang version. So, recommended for Windows 7. So, later on, malalaman natin, ano yung sinasabi ni Ma'am? Windows 7, Windows 9, Windows 10. So, later, malalaman natin na importante po itong si Windows. After na Internet Explorer, i-discuss na po natin si software, yung Module 2. Kasi parts si Module 2 sa ating midterm exam. Your midterm will be on the April. I don't know if second week or third week. Kasi late po nag-start ang klase, baka magiging third week na siya. Okay, so I'm just going to inform you or update you regarding the schedule of your midterm exam. Basta April po siya. So, just read and read on our lecture. Naibigay ko naman yung ating, sa inyo yung PDF file ng ating lectures. So, just remember, this is the title bar. This one is the menu bar, toolbar, then address bar or omnibox. And yung ito naman, si links, are the link bar. Tapos dito, yung may makikita po tayong done, downloading, yan po ay si status bar. And then yung dito sa nakikita natin sa center of our page is the browser window. So remember the different bars natin dyan, no? So, these are the Internet Explorer. Internet Explorer kasi itong, environment. Okay. Ngayon, meron tayong different parts of the screen. So, makikita natin si title bar. So, si title bar displays the current program and web page title. So, kung ano yung inopen natin, yun po yung lalabas dyan. Unfortunately, itong si Internet Explorer, hindi kasi natin makita yung title bar. I mean, yung si Google Chrome pala. I'm sorry, wala kasi akong Internet Explorer dito sa aking computer. Para makita natin. Ang meron lang ako, nandito po sa site si, anong tawag dito? Yung mga back and, that is the back and the one, this one is the toolbar. So sa Google Chrome, ang toolbar niya is nasa site. Yung importante lang pinapakita niya. We have here the click to go back, and this one is click to go forward. Dito is refresh or the reloading of this page. And this one is the home page. Open the home page. And this one is the address bar or the, anong tawag dito? The omnibox. So dito, wala tayong makikitang links.
Pero actually, pag i-open mo to dito, nag-link naman to, nag-automatic nag-open siya ng ibang link. At ito yung sa baba ay mga na-save mong website, gusto mo i-save, automatic pupunta po siya dito sa baba. Tapos meron tayong makita ng show apps. Yan. Nawalan yung aking apps. So, bumubunta tayo sa web store. Actually, ang Google Chrome, marami na po siyang apps. Katulad na po siya ng cellphone. Tingnan nyo. Meron tayong web store wherein these are the application store na pwede nyong i-download para dagdagan yung features ni Google Chrome. Ito yung docs. Ito yung later na ipapadownload ko after ng ating quiz number 3. Kung papasok na po tayo sa module 2. So, yung si Google Docs, Google Slides, and Google Sheets. O, ito yung gagamitin natin later on. Ito naman si Gmail for the email. Google Drive, ito yung parang hard drive, pero Google, sa cloud ni Google, nasa-save. At si YouTube is partnership with Google po si YouTube. Okay, so we go back, no? So, babalik ako dito. Okay, so sa lecture. Okay, so yun, no? Menu bar, so it displays the standard Internet Explorer-like file, edit, view, favorites, tools, and help. Ito na yung si menu bar. Yan. Si toolbar naman, ito yung dito sa baba ni menu bar. Anong meron si toolbar? So it provides shortcuts to the standard buttons toolbar. Si address bar naman displays the current address. So address bar or omnibox. Another term for address bar is omnibox. Lalagay ko na dito. Yan. Si link bar naman provides shortcut links to other web pages. Si status bar provides information on the status connection to the current address. And the browser window displays the area or the work area. Okay. So, didiscuss natin yung kailangan natin different standard buttons, toolbar, and their functions. Ito dito yung back kanina, di ba? It goes back to the previous page. Ito, i-move niya to the next previously visited web page if the back button was clicked. Ito naman, for example, nag-load siya, tapos ayaw mo ipa-load na kasi matagal, pwede mong i-click na lang yung X. It means that to interrupt the transfer of a new web page. Ito, pag ayaw niya mag-load, i-reload mo lang. Ang tawag ito ay reloading or refresh. Pwede na mag-done refresh. Refresh. So, ito naman, display the start page or the home page. Yan. Ito, you're going to open a search engine for finding a specific topic on the web. Open a list of web pages saved as favorites. Ito, open a list of web page previously visited. Ito naman, si opens the email program to be able to read, compose, and send mail. Ito is to print. Obviously na, printer naman yung kanyang icon dito. So it means that you're going to print the current web page na in-open natin. So ito yung mga different tools in quitting the Internet Explorer. So hindi na natin pa rin, this is self-explanatory. So we all know how to quit on the web browser, you just pwede naman automatic nyo i-click ito, the close, yung X, okay? So, we all know how to search naman the internet, the information on the web. So, alam na natin yan lahat. So, ito yung mga different websites na pwede natin i-search. Meron tayong Yahoo, Google, MSN, AltaVista, Pinoy Central, Yehey, Ask Jeeves, InfoSeek, Excite, Northern Light, and Hotbot. Pero ngayon, mostly sikat ngayon si Google. Ito talagang ginagamit natin mostly ngayon, di ba? Kahit nga sa application natin, App Store.
Have you wonder why App Store mostly Google ang hinihingi? Magsa-sign in ka ng Google Messenger. I don't know, pwede na ba si Yahoo sa App Store? I've never tried. Pero mostly ito kasi talaga, kahit si YouTube, Google pa rin, Gmail account ang hinihingi sa YouTube. If you're going to create a YouTube account. Si Yahoo, hindi na talaga siya masyado. Dati kasi sikat si Yahoo. Mostly pag mag-search kami, Yahoo ang ginagamit, yahoo.com. Actually, pwede po kayo mag-search sa Yahoo din. Pinayon yung features ni Yahoo, no? yahoo.com. So, we will wait lang. Yan. We can search here naman sa Yahoo. For example, what is sunshine? Yan. So, lumalabas din naman siya. Nenyo. Yan. Parehas lang din sa Google. Tingnan natin si Google. Kung ganun pa rin ang what is sunshine. Ayan si sunshine. Si Google kasi, mayroon na siya kagad pinapakitang images. Well, this one, sa nasa baba yung kanyang image. Unlike sa dito, una-una po si image kesa sa define. So, naka format, I mean, organize po si Google. So, si Yahoo, ganun po yung kanyang definition. So, depende na din sa inyo, saan po kayo komportable mag-research, sa Yahoo ba o sa Google. Pero dati kasi kami sa Yahoo. Pero ngayon, mostly, kampante na din ako gumamit ng Google, google.com. Doon na lagi lahat, images or information. So, we're done with the searching, the history, and what are the different bars found in the environment of an explorer. So, now we go to the basic internet and etiquette. So, you wonder, why is this? Actually, there is a need for you to have a good behavior when you're dealing with the internet. Okay? Wait lang, sandali lang, sandali. Okay, so what is the behavior that you need to observe when you're in the internet or when you're using the internet? Okay, first is we're going to define what is computer ethics. So ethics, di ba? Ito na yung alam natin mga behavior. So there's also a term known as computer ethics. So it is a new branch of ethics that is growing and changing rapidly as computer technology also grows and develops. So meron tayong, it is open, it's an effort of professional philosophers to apply traditional ethical theories like utilitarianism, Kantianism, or virtue ethics to issues regarding the use of computer technology. So tawag dito ay computer ethics or what will be your behavior when you're dealing or using computer technology? Okay. So, ang meron dito is, mostly kailangan nyo lang is, teka, pinasa taas yan. So, ang kailangan nyo is the common courtesy or social graces and socially acceptable behavior. Yan po yung kailangan natin because we're not dealing with humans. When we're using computer, we're not dealing with computers, but we're dealing with humans. Especially yung sa mga online chat rooms, like this at Google, no? Kailangan din may mga common courtesy tayo, social graces, and those are those socially acceptable behavior when dealing with computer. Okay. Ano pa?
So meron daw sina establish na netiquette guidelines to make us conscious decisions to be thought of as a rude, lazy, arrogant, or uneducated. So mas marami na pa tayo ngayon ganyan. Mas lalo na sa mga social media, no? Like Facebook. Minsan nga yung example, galit ka sa nanay o tatay nyo. So there's no need of you to put everything, cursing things doon sa ating Facebook, sa ating timeline or sa ating status. Or galit ka sa girlfriend mo, ilalagay mo doon, tapos nagbalikan man din kayo. So, yung mga kabarkada nyo, alam na yung baho ng girlfriend nyo kasi nilagay mo na sa status. Tapos, nagbalikan din pala kayo. So, dapat... Hey, ma'am. Ha? Yes, Kadet? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Oh, wala. Akala ko nakaka-relate ka, Kadet, Caldari. Single, ma'am. Single, okay. Single and double. Ano yan? Okay, so ganun, no? Pag meron po tayong galit sa ating mga girlfriends or boyfriends, huwag po tayong magpo-post sa ating status. Kasi minsan, lagay mo na yung baho, alam na ng mga kaklase mo or mga kaibigan mo or neighbor mo or ano gano'n na yung girlfriend mo pala ganyan-ganyan. So tapos nagbalikan kayo, eh di ba, magsasabi, sila na naman, oh, kinuha yung basura na. Kayo po rin ang mahihiya. So, anything personal, wag na nating lalagay doon sa ating status. Kasi sa status po, I mean sa Facebook na yan, ang daming mga stalker, mga chismosa na nainggit sa atin o ano, sino ba yung gastok na palaging tinitingnan ng ating bagong status. So, yon. So, ano to mga social contact? Social contact simply as placing yourself in a human normal human behavior. So, meaning to say, it's the basic rules of the good manners and right conduct where things are applied in the internet. So, you need to go out, mingle, and socialize. So, that's the purpose of the social network. Go out, mingle, and socialize. Pero hindi ibig sabihin, pwede na po tayong mag-curse, mga anything ganyan. Take note, may mga cyber crime na pong law. Wherein, this is, for example, may sinabi kang babae, ang paa, yung, I mean, something, ang pangit mo, ang taba mo, na pwede nang gawing as a screenshot, and then mag-file sila ng attorney to sue you. So, take note, anything na nakasulat, na nakikita nila, pwede po nilang gawing as evidence and screenshot po yan. So, take note po yan, mga ganyan. So, before you send or talk, before ka na mag-type, tapos i-send po sa kanya, think twice kung hindi ba to makaka-effect sa'yo, hindi ba yan siya magsusu sa'yo, mga ganyan. So, be careful when using the social media. Okay lang sasabihin natin sa social media, status, guwapo ako. So, wala tayong nakaka-affect ng ibang tao. Anong pakinila kung gusto ko sabihin na maganda ako, guwapo ako, di ba? So, yun lang po, ah. So, basta for all, kung about lang man sa inyo, okay lang yun. Pero pag it deals with other people, huwag na po kayong masyadong magpo-post. I mean, pwede naman mag-post, pero yung tingnan muna natin kung it's in a good way ba or not. So, technical courtesy. So, meron pa rin tayo dito, no? Yung mga courtesy, like yung mga, hi ma'am, hello sir. So, ganun. Pwede din to. So, there are 10 things of courtesy. So, ito yung mga 10 things, no? So, as a courtesy to your fellow netizens, try to learn what it's all about. Ignorance is not bliss online. So, dapat alam natin to na merong ganyan. So, ignorance is not a bliss daw. Ignorance is not acceptable. Yung sabihin mo, hindi ko alam na meron palang ganito. So, hindi po pwede. Dapat, since we're dealing with computers, we know that we're dealing with people. So, take note po natin palagi yan. So, mind your manners and be nice. So, communicate clearly and properly without errors. Kasi minsan kasi yung ating mga cellphones, di ba, may auto-dictionary.
Kasi minsan pag type tayo, nag-change siya kasi yung auto dictionary is on. So perhaps you need to off your auto dictionary kasi minsan nag-iiba po yung ating pag sinasabi natin, nag-iiba po siya ng ating text. Tapos na-send na natin. So, be polite and type to others as you would have them unto you. So, ibig sabihin kung anong gusto mong itrato niya, nila sa iyo, yun din ang gagawin ninyo. So, gusto mo good behavior din yung towards nila sa iyo. So, good behaviors din ibibigay mo or ipapakita mo sa kanila. Okay, communicate with clarity while using your tools appropriately for the topics at hand. So please respond promptly and down-edit your post, keeping only what will be contribute to the ongoing conversation. So don't fill their mailboxes with email only you feel is important without their permission first. So mas lalo na ito mga spam message, no? Yung parang send this to 10 friends of yours, mga ganon. So minsan kasi... may mga tao ayaw nila ng ganun, so dapat sasabihin nyo muna kasi minsan nagpa-flooded po yung kanilang messenger o yung kanilang email. So please refrain from abusive or threatening behavior and language. So don't get abusive or threaten someone. Oh, ito din. Don't contribute to a troller's bait or flame war. So there are many more productive and enjoyable things to do online. So may mga maganda namang gagawin sa Facebook. Instead of stalking to other people, yung mga kasama galit ka sa isang lalaki o galit ka sa isang babae, si-stalk mo yung mga pinopost niya, mga ganyan-ganyan, tapos sabihin mo sa kasama mo, yun siya, ganyan, tingnan mo yung post niya, ganyan-ganyan. So, don't do it. Maraming magandang pwedeng gawin sa Facebook. Actually, may mga website, yung mga sample, Acer PH, Acer Philippines, Asus Philippines, wherein, nagbibigay po sila ng promo. Ano tong promo? Yung sample, post a selfie, or post a TikTok, ganyan, using the Acer. Tapos mag-arapo yan sila and then mananalong ka ng, minsan nanalo ng Acer laptop, Acer phone. So may mga ganun po. Actually, nare-relate po ako dyan kasi nanalo na din po ako doon sa mga ganyan. Hindi lang cellphone, yung palang power bank, Asus power bank, nanalo ako ganyan. So mayroong mga ganyan, mga website like Asus PH, Lazada PH, Shopee, nagbibigay po sila ng mga promo, wherein you're just going to do what is pinapagawa nila, and then mag-a-raffle po yan sila. Minsan, hindi po tayo nananalo. So, just don't lose hope. Minsan naman, nananalo po tayo. So, kasi it's a raffle. Okay, so, yun po ang enjoyable things when you're using Facebook. May mga iba ping po magagawa sa Facebook. And the last one is you going to act like a human being and make an effort to understand the culture in which you are participating and then share your experience with others. So yun po yung dapat nating i-take note for the 10 little things of courtesy. So, meron din tayong harmful behavior, no? So si harmful behavior, meron po tayo, you cannot go roaming on the net threatening everyone. So, hindi ka pwede pumunta doon, mag-create ka rin bang account, parang anonymous, tapos iti-threat mo lahat ng mga tao doon na gusto mong i-threat. So, kayo lang po ang mas stress out. Okay, so, meron po tayo, no? Internet are like many things. It's not all good. There are certain things that one must be aware of. Example, virus can harm your computer. So, therefore, when you're in the internet, take note of the virus. So, minsan kasi huwag po tayo masyadong magda-download ng mga movies. Tapos, doon sa laptop natin, wherein all of your files are there. So, pumapasok po yung virus and then nadidelete po yung mga important files natin. So, what is this virus? It's a mini computer program that when maliciously or unknowingly launched into the system memory,
could cause harm to your computer. Meron tayong tinatawag na net legends. So, si net legends are nuance on the net. So, anong tawag dito? They are calling gossips and rumors on the internet or what you call chismitology. So, ito yung mga net legends. Ano to? Yung parang mga hoax na message, yung sample, namatay na daw si Jackie Chan. Yung mga ganyan. So, yun po ay isang net legends. So, pag ma-open natin, minsan may sumasabang virus po yun. Tapos, nakikita nyo na lang, sinesend din niya ito sa messenger, gamit ng messenger mo sa iba't ibang friends mo. Yun. Tapos, mag-open ng friends mo, itutuloy niya yun, i-open niya yun, tapos na-shock ka na lang, na-send lang naman sa mga friends niyo. Ganun po yung net legends. Mga hoax, mga hindi totoong storya. Na mayroon ding tawag doon, na virus na sumasama doon. So, hackers could swipe all your valuable information away. So, take note, ah, because we're in the internet, hackers are everywhere. We don't know who, how, paano niya kunin yan, etc. So, just take note, when you're doing the shopping online, like Shopee, Lazada, I give you a tip na mas i-prepare nyo yung cash on delivery. Kasi pag ilalagay natin po yung ating mga ATM with the ATM number and so on, automatic, ma-hack po ni hacker yan, assuming na-hack, and then so, mawawala po yung ating mga naipong pera doon sa ating ATM. Okay, so meron tayong tinatawag na firewall. This firewall can guard you from intruders. So, it's a software, so hindi na kailangan natin bilhin pa yan. Okay? So, itong laboratory, hindi ko pa ito na-delete. So, for your laboratory, yun na yung pinakita ko last time, no? Yung laboratory natin. So, ipopost ko yung laboratory within this week. So, ganon. Ganito na lang. Since next week is the week for the Easter Sunday, Semana Santa. I don't know if you're not Chabacano, you're not from the Zamboanga City. Kasi sa amin, Semana Santa tawag dyan. Hindi ko alam kung anong ibang sabihin ng Semana Santa. Holy Week, ma'am. Holy Week. Oh, okay, Holy Week. Nalimutan ko na ang Holy Week. Holy Week, okay. Ma'am. Okay, so it's a Holy Week next week. So ganito na lang, no? So since it's a Holy Week, so ang gagawin nyo na lang, so ipopost ko na lang, we will not meet by next week. So ang gagawin nyo is your laboratory. So I will post the laboratory, yung dapat nyo gawin within this week, and so with your activities kanina. So ito, ipopost ko na to ngayon after my class with you. So tapos na po tayo. So ito ang ipopost ko for the activity to be passed by next Sunday. That is April 4. So you're going to pass this on April 4. So we will not meet on next week. So ang gagawin nyo is do your laboratories and these activities and prepare for the quiz exam. So I'm going to give the quiz after the Holy Week. So that will be, so ibibigay ko na lang sa Easter Sunday na lang. So April 4 din. So April 4 will be your quiz number 2. The same time, 5-2. Ito ngayon is a walang computation. So that will be 1 hour lang po akong magbibigay. Unlike yung last time, it's 1.5 because there's a computation kahit na multiple choice siya. Pero this time is more on understandings, experiences on doing the internet explorations, etc. So, multiple choice lang ang exam natin. So, that will be 1 hour. So, 6 to 7 p.m. Okay? So, any questions? So, we're done. Question? Yes, ma'am. May question? None, ma'am. None, okay.
Anong kalap-kalap? Wala, bakwas mo. Ay, Holy Week pala. November pang kalap-kalap ka. Holy Week, ma'am. Wala class, ma'am. Wala tayong class. Eh, depende na po din sa inyong ibang teacher kung magka-class siya. Pero ako, since tatapos kasi sa Wednesday, it's Maundy Wednesday, and then it's already Holy Thursday. So, for the benefit, kasi yung one alpha is on the Thursday, hindi ako makaklase niya kasi Holy Thursday. Yan. Yes, para ma'am. Maging pantay po ang lecture ninyo, hindi na rin ako mag-meet sa inyo by next week. So, yes, sa ma'am. Ibang teacher, hindi ko alam regarding mag-meet ba sa inyo or not. Basta sa, for yes, the ICT, we will not meet next week. What you do is prepare the, for the quiz, do the activities, and the laboratory. Yon. Ay, ma'am. Okay, so if clear and no questions, please open your camera for my documentation. Si Holy Week, bawal lumabas daw, ma'am, di ba? Yes. Kahit nga hindi naman Holy Week, bawal naman lumabas if you're under 15. Pero I don't know, hindi naman kayo under 15. No? Okay, so smile. Okay, guys. Thank you for your time, ha. See you again on next week. So just go to the Facebook or Google Classroom for the updates of your activities. Thank okay, you, ma'am. No more questions, sir. Thank you. God bless and stay safe. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye-bye. Thank you, ma'am. God bless. Thank you. Bye-bye.